Magandang araw mga kabuwig at bagong lahat. Gusto ko munang i-shoutout ang aking bagong cameraman, si Attorney. Yan. Wow! Kamusta ko kayo mga kabuwig? Ngayong araw tayo magpapabrigay tuloy ng bagong sampayan. So sa ating previous vlog makikita ninyo na meron tayong ginawa doon sampayan. Pero ngayon, yung gagawin natin sampayan meron bagong twist. So sa ating sampayan ito kailangan natin ng ganito, one by one. One by one na tubular. At meron tayo nitong tubo na 3/4. Pero ngayon mga kabuwig, magkakaroon tayo ng dagdag. Maglalagay tayo ng 3/4 pa na tubular sa taas para mas madaming ma-accommodate na mga pansampay na damit. Mga kabuwig, ito yung isa nating idinagdag, ano? Ito yung 3/4 lamang na tubular. At ang mangyayari dyan, instead na isang tuwid lang siya na ganitong sampayan, magkakaroon siya ng parang extension na ganon. Extension. So, antabayan ninyo mga kabuwig kung ano yung style ng sampayan na aming gagawin. Mas maganda ito kaysa doon sa una. Mga kabuwig at kasalukuyan nating ikinakat ngayon yung mga bakal natin na gagamitin sa ating sampayan ano. So yan, i-flex natin itong bagong gamit natin na na-provide natin sa ating paggawa. Itong cut-off machine na napakalaking bagay para sa ating kwan. Kabuwig, ang sukat ng ating ginagawang sampayan ay katulad pa din ng standard nating ginawa na ano. Meron siyang taas na 5 feet at meron siyang haba na 6 feet. So ganun pa din. Ang ini-adjust lang natin ay yung magiging pinakapaan niya. Yan, medyo hinabaan natin para hindi siya mag-iway pag mahangin. Mga kabuwig, sa larangan nga pala ng ating hanap buhay na ganito, eh, huwag natin kalilimutan. Lagi magsuot ng mga safety equipment para tayo laging safe. Yan, tulad ng yan, yung goggles sa mata para hindi tayo matilabsikan. Guantes, dapat naka-guantes, sapatos, pantalon para hindi tayo mapasok. Lagi nating isasaalang-alang ang ating kaligtasan para hindi tayo mapahamak kasi napakadelikado ng trabahong ito. Kita nyo naman ang ating kabuwig na kaloke, talaga ng mga kanyang gear equipment. At makita ninyo si Amopog, kasi yan, dapat si kaloke meron din ganitong overall para mas kwan. Diyos ang nag-donate, maraming salamat po. Baka po makakadalwa para kay Kaloke. Yeah. Mga kabuwig, at napakalaking bagay din sa ating hanap buhay. Ito nga ganito. Itong ang tawag natin dito ay gato. Ito yung ipitan ng mga bakal. Pagka may mga gagawin ka, may puputulin or yung ayusin. So, diyan iipit yan. So, ganun yan. Oh. Nagbubukas yan. Yan. Tapos saka ipitin. Yan. Ito ang gato. Yan. Kaloke! Ano nga ang English sa gato? Konyan, artista. Sa ano sa ano yung magpasikat kina ano? Bench vice. Yeah. Ba? Bench vice. Hindi kaya lambutin ng garne? Yeah, yun nga lamang. Bakit dapat hindi lambutin ng vice? Dapat ito matigas at bakal eh. Siya. Yeah. Ang English ay vice. Vice. Ala. Shoutout muna sa mga nakatupad. Mga nakaayuda. Tsaka ayun. Mga kabuwig, abangan natin yung ano, Loki TV. Meow. Kaloki TV. Kaloki TV. Meow. Hanggang ahay kukunin. Mga kabuwig, ito yung magiging paan ng ating sampayan. Ito kasi ay pagka kinat natin dito at binali natin 45 degrees. Pero ang gagawin natin, medyo nakakaang siya para matibay siya sa hangin ano. So mag-a-adjust tayo ng kaunti dito sa dalawang ito. I-adjust natin para pagka binali natin siya, medyo hindi siya tuwid na papaganon, medyo nakaganon siya, naka-slant. So yun yung secret no para matibay siya sa hangin. Yan. So yan mga kabuwig, itong aming ginagawang ito, medyo matrabaho nga.
Pero sabi nga namin ni Loki, ni Kaloki, ay quality is our priority. So talaga quality yung aming mga ginagawang ito. Para ipakita sa mga nagpapagawa na hindi lang basta ginawa, kundi sulit yung kanilang mga ibinabayad sa kanilang mga ipinapagawa. Kabuwig, ano, pagka nagagawa tayo ng ganito, inaalis na lang natin to. Hindi natin siya pinuputol na diretso tapos saka idudugsong. So ganito na lang. So pagka na-cut natin siya ng ganan, ibabali natin siya papaganon. Yan. So ito yung sinasabi ko kanina, mga kabuwig, na instead na diretso sa dito, mas mag-iway siya pag may hangin. So ikinaang natin siya ng konti, nakakaang na konti yan. So yan, pareho siya. Ayan. O yan, nakakaang siya, mga kabuwig, para mas matibay siya sa hangin. Hindi siya malog na ganun. Ayan. Mga kabuwig at mga kapogs, ano, dati ganito yung ginagawa natin, ipinapatong natin siya dito tapos i-ispat na natin, hihinang. Pero natuklasan namin, mas matibay pala pagka ganito, mas madali pang buhay yon. Nilagyan natin ito, itong sungot na ito, yan, iriribit natin siya doon sa kabilang yon, sa baba iriribit natin tapos saka natin hihinang, mas matibay at mas madali. Mga kabuwig, i-drill muna natin dito ano, at saka ating i-re-ribbit para mas matibay at mas buo na agad siya. So, yan ang mga kabuwig at mga kapog. So, naka-rivet na siya. Saka natin siya ngayon ihihinang, i-welding. Ito. Saka yung ilalim. So, yan o. Mas madaling ngayon siyang buuin pag nakaganan siya. Okay. At bago natin mga kabuwig i-fix or i-weld, tingnan natin muna kung eskwalado yung ating ikinabit na poste o yung pinakaposte ng ating sampayan. So yan, ginamit natin pang eskwala. Ito mga kabuwig, inire-recommend ako sa inyong gamitin ito. Mas maganda ito dun sa isang eskwala ang ginagamit natin. Sa mga welder, napakadaling gamitin ang ganitong style, yung aluminum alloy square. So yan, mas maganda ito. Mas madaling gamitin. Mas kwan siya eh. May mga lock na kwan, o. I-try yung gain? Hindi. Aluminum alloy square, o. Pero siya i-triangle lang korte. So, yan, o. Mga kabuwig. Kita naman natin eskwalado siya. Napakadaling gamitin ito. Okay.
Ayan mga kabuwig, at diretso nga ang ating pagbuo nitong sampayang ito. Ayan. Pero hindi pa siya buo. Ito kasi mga kabuwig, ang history ng sampayang ito, may nag-order sa aming taga-malayo. Eh ang problema yung sasakyan. Kaya tinitingnan namin magawa ng paraan kung pwedeng mabuo ng papaganito. So mamaya titingnan natin kung ari talaga. So yan mga kabuwig, yung kasing mga gana, nilagyan muna namin yung mga parang suksukang yan, suksukan ang tawag namin. Yan. Yan o. Ito yan, may suksukan din ganyan. Tapos nilagyan namin ng mga ganyang L-type para siyang isusuksok. Para kung halimbawa, hindi talagang madalas sa sasakyan, pwede niyang ikarga sa loob ng naka... kung lang, nakahiwag o hiwa-hiwalay. Tapos pagdating sa bahay, saka na lang nila bubuuin. So mga kabuwig, testingin natin kung aaring buuin nga ng gayon. Yan. Yan. Pumasok. So yan. Tinetesting ng bata ako dito kung mabubuo. Yan. Boy, galing eh. Ay, tunay na ba? O yan. So yan. Yan. Ito mga kabuwig, kung kakunting sasampay, yan lang muna ilalagay. Yan, ganyan. So, yun. Yan, o, yan. So, yan, o. Okay, yan. Buo siyang sampayan. So, kahit saan siya pumunta, ay, kahit saan dalhin, medyo madaling kunin. Hop, testing nga, testing. Wow! Yan, o. Pero, mga kabuwig, siyempre, kung sa patibay yan ang ating pag-uusapan, eh, itong matibay. Tito Aye, tibayan. Wow! Shout out. Shout out, tama po, guys. Yan. So, hindi naman sa pag-ano mga kabuwig kasi alam natin gawin yung isa. Yan. Yan. Shout out sa dumating mga Lenis. Okay. So, yan mga kabuwig niyo, no. Mas matibay kasi kung talagang siya ay kung siya ay welding. Pero ito gagawa natin ng paraan na mas tumibay pa, lalagyan natin ng mga bolt. Para hindi siya uuga. Yan. Okay. Hindi pa nagtatapos mga kabuwig, kaya meron nito. So, sa pagpapatuloy ng aming video, makikita nyo kung bakit meron ganito. Kung bakit meron kami palabis sa ganyan. Mas improvise yan. Kabuwig at mga kapogs, ito nga yung ating basic na sampayan ay tapos na. Actually, hindi ito yung katulad ng ginagawa natin kasi nga, detachable to, ano. Ngayon na mga kabuwig, ang gagawin natin, ito, kaya open to, maglalagay pa din tayo dito sa taas ng square na nakaganon. Hindi naman actually hindi square, mga rectangle style siya na dito, ilulubog natin dito yung pinakapaa at saka dito. So magkakaroon ngayon siya ng another sampayan pa sa magkabilang side. So yun yung pinapabricate natin ngayon. So yung ating basic na sampayan mga kabuwig, at nagdagdag tayo nitong isang almost 20 feet na tubular na 3/4 by 3/4. Ito yung gagawin nating pinaka side na sampayan. So i-cut natin, then i-forma natin para doon sa kanyang gilid. So ang gagawin natin dito mga kabuwig, hindi natin siya puputulin ng rekta. So ginawa ko na siya ng kone. Ito o. I-bend na lang natin siya. Pag nakatatin ito, i-bend natin na maganda. Bibigay yan. Na mga kabuwig, ano, naalis na natin yung mga kunya. Naikat na natin. So, hindi yung cut natin, hindi yung diretso. Yan kasi pagka naalis natin yung ganito, yan. So, babaloktutin na lang natin yan. Tapos saka natin ihihinang. So, sa tulong ni Kaloki, meow! Ay ating kukunin. So, tingnan mo nga, Kaloki, kung eskulado naman. Konting tulak lang yan. Sige, buuin mo nga ng pa square. Yan.
So yun yun. Square. Pumping pagpag. So tipid siya sa hinang. Pag tipid siya hinang, automatic yan, tipid siya kuryente. Quality is our priority. Pet Malu! Yan na mga kabuwig at mga kapogs. Ano, nabuo na natin yung pangbubong doon sa ating sampayan. Hindi, actually hindi naman siya pambubong, nakapatong siya doon sa taas para makapag-provide po ulit siya ng another na sampayan para sa mga damit. So lalagyan lang natin siya ng pinakapaan na itutusok doon sa taas ng sampayan. So mga kabuwig at mga kapogs, yung lalagyan natin doon pinakapaan, dito natin ilalagay. Isusok-sok natin dito. Tsaka dito. So magiging forma niya. Extension siya ng sampayan ngayon. Kabuwig, ito lalagyan natin ngayon ng paa dito sa gitna. Sa gitna ng pinaka-pongito. Lalagyan natin ng pinaka-paa para ito yung magsisilbing pinaka-lock niya doon sa main body ng sampayan. Kabuwig, mga kapogs, ang tabay, malapit na. Malapit nang makita ang bago nating sampayan. So yan mga kabuwig, ang part ng ating ginawa na sampayan. Ano? So yung unang-unang problema nga ng kumukuha sa amin nito is kung paano madadala sa kanila kasi medyo malayo. Ngayon, ginawa namin ng paraan na maikarga sa kanyang sasakyan. So ito ngayon, yung sampayan. So panoodin nyo mga kapogs at ating bubuuin kung paano gawing sampayan itong mga parts na ito. Ano mga kabuwig? Ano nga siya tawag niya dyan? Ampogi? Sampayan. Yun, sampayan. Tingnan nyo kung paano gawin niya ang Ampogi. Yan. Ito, isa din kabing. Yun, sabi. At ang nagbibidyo dito si Attorney Chane. Sa Attorney. Sorry ko kung nakulog. Yan ho, okay na mga kabuwig. Ano, sabi so yan, mga kabuwig and mga kapogs ang ating sampayan. So kulang na lang dyan ipintura. Pipinturahan na lang natin, you know. So madami nang may isampay di yan. Yan. May mga pwede din yung, may request pa si Kadagaim, lalagyan daw ng mga ring. Wow. Yun, pwede naman, pwede. Dalawa lang. Mas madami. O nga, no? Ba, meron din namang kone. Sige, may request si Kadagay. Mati pagbibigyan bukas. Lalagyan natin ng ring. Yun. Sa sampayan ay walang hanger, pwede nyo nakagayaw. Okay.